hindi lang makakatipid dahil hindi nabibilhin ang kakailangan ng pagkain, makakaiwas pa sa kakulangan sa nutrisyon. Ang bawat pamilya ay nagtatanim kahit sa maliliit na container o paso, nakasisiya itong tingnan, lalo na kung ito'y iyon ang aanihin. Kapag may kalamidad, tumataas ang halaga ng pagkain at nagkukulang ang supply nito. Kung ang lahat ay may panahon sa pagtatanim, kahit sa sariling bahay o sa bakuran, pwedeng ibenta ang sobrang ani. Kung lahat tayo ay nagtatanim, hindi ka na mamumroblema sa budget. Tiyak pa ang seguridad sa pagkain. Makinig kayo sa aking payo. Ito ang tandaan ninyo. Huwag sasaksi sa mga bagay na hindi naman totoo. Huwag magbibitiw ng mga salita kung hindi ka naman sigurado. Lalo kung nakasalalay dito ang dangal ng isang tao at sa mga nakikita sa internet, huwag agad maniniwala. Mag-ingat upang hindi kayo mandaya. Dahil alam naman natin, hindi lahat ng balita ay tama. Maging matalino, huwag magpapaloko. Mag-ingat sa pag-post, pag-like, pag-share ng kung ano-ano. Dahil baka mamaya, hindi mo na namamalayan. Isa ka na pala sa mga tao nagkakalat ng maling kwento. Robin, and I'm 5 years old. My mom and dad said many people are getting sick. That is why we have to stay at home. That is why I cannot go to school. I cannot play outside. And I cannot even visit my friends. We can only go outside if we visit the doctor. Or if we need to buy some. When we get home, we have to wash our hands. While I'm at home, I do my homework, clean up my toys, help cooking our food, and help my parents with their work. Please stay home so we can all play together again. Bye! Says the best defense is still containment. We are in uncharted territory. I don't want you for 50. If I want you 100%.
Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay Lunes, Hunyo 8, 2020. Narito na ang mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Ako po si Crystal Fisalbon at ito ang Agila, Pilipinas. Sa ulo ng mga balita. COVID-19 cases sa bansa pumalo na sa 21,895. Apat na bagong ruta ng bus binuksan ng Department of Transportation sa Metro Manila. Warehouse sa Barangay Potrero, Malabon, 8 oras nang nasusunod ang live update. Abangan. At apat patay, 6 sugatan sa banggaan ng mga sasakyan sa Tuba, Benguet. Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na sa 21,895 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Batay sa datos ng Department of Health, ito ay matapos silang may maitalang 555 na karagdagan pang kaso. Pero sa bilang na ito ay 378 ang fresh cases, habang 177 naman ang late cases. Sa mga fresh cases na ito, 67 ang mula sa National Capital Region, 104 sa Region 7, ang 204 naman ay mula sa iba pang lugar sa bansa. Tatlo naman mula sa hanay ng repatriates. Sa mga late cases naman, ang 25 ay mula sa NCR, 63 sa Region 7 at 89 naman sa iba pang lugar sa bansa. May 89 namang naitala na bagong nakarecover mula si COVID-19. Kaugnay nito, umakyat na sa 4,530 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa virus. Habang may 9 namang naiulat pang nasawi dahil si COVID-19. Lumagpas naman na sa 1,000 ang bilang ng nasawi sa bansa dahil sa virus sa kabuuan ay nasa 1,003 na. Simula ngayong araw, apat na bagong ruta ang ininagdag ng Department of Transportation o DOTR para sa biyahe ng city buses sa ilalim ng General Community Quarantine sa Metro Manila. Batay sa inilabas na advisory ng DOTR, 54 na bus units ang pinayagang bumiyahe sa rutang Monumento-Valenzuela Gateway Complex. May 78 units din ang bubiyahe sa rutang Galmore-Taytay. Biyaheng Bandia Bonifacio Global City naman ang 22 units bus. Samantalang Monumento San Jose del Monte naman ang 21 iba pang bus. Kabuang 105 na mga unit ng bus ang inaasahang magbabalik lansangan ngayong araw. Ang mga ito ay karagdagang mula sa mga bus unit na bubiyahe sa 7 ruta na una nang inaprubahan ng DOTR. Una nang sinabi ng Transportation Department na madaragdagan pa ang ruta na kanilang bubuksan habang nasa GCQ ang Metro Manila. Patay ang 2 suspect sa bypass operation ng PNP DEJU-SOU-4 at PIDEA Regional Office NCR matapos ang madugong engkwentro sa Uniwide Coastal Mall, Justad Macapagal Boulevard, Parañaque City, alas 4 ng hapon. Sa report ni Eagle News correspondent Bernard Gamba, kinilala ang 2 drug personalities na sina Jean Longkai at Tani Apega. Na-recover sa mga suspect ang 36 shabu na nasa Chinese character na packaging na halos 36 kilograms at may street value na 244.8 million pesos. Ayon kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva, patuloy silang naikipagtulungan sa Philippine National Police o PNP upang patuloy na masugpo ang illegal na droga. Samantala, halos 8 oras nang nasusunog ang ilang warehouse sa Barangay Potrero, Malabon City. Lumikas na ang ilang residente na kalapit ng warehouse dahil sa banta na abutin ang kanilang mga bahay. Kaugnay niyan, kunin natin ang detalye mula kay Erlo Bringas, live mula sa Malabon. Erlo? Crystal, inabot na nga ng halos magsasampung oras na yung sunog dito sa maraming mga o ilang mga warehouse dito sa Barangay Potrero sa Malabon. Alauna ng madaling araw nang sumiklab ang sunog dito sa magkakatabing warehouse sa Barangay Potrero, Malabon City. Sa inisyal na report mula sa Bureau of Fire Protection, bandang alas 2:30 ng madaling araw, iniakyat na agad sa ika-4 na alarmang sunog. Pabrika
ng musical instrument ang pinagmula ng sunog. Nadamay din ang kalapit pa nitong warehouse na may nakaimbak na sabon at mga surplus appliances. Nahirapan naman ang mga Bureau of Fire Protection maging ang fire volunteers na apulahin ng apoy dahil nga sa laman ng mga warehouse na chemical na mahirap din apulahin agad ng tubig. Sa ngayon ay patuloy pa din ang pagdating ng mga fire trucks mula sa Karateg Lungsod tulad ng Valenzuela City Fire Rescue upang tumulong na sa pag-aapula ng apoy. Ilang mga residente naman na malapit din dito sa warehouse na nasusunog ang agad na lumikas dahil sa banta na abutin ang kanilang mga bahay. Narito ang ating pahayag kanina sa kanila. Eh, hindi po kasi namin alam eh. Pag may dumising lang po sa amin na may sunog daw po. Kaya nagtakbo na kami palabasan. Eh, ano oras po ko kayo nandito sa labas? 12:30 po. Ng madaling araw? Oo. Nakatulog na po ba kayo? Ay, hindi po nga. Ito lang ako po. Tulog. Wala po kami tulog. Kamusta po yung bahay niyo doon? Hindi naman po na ano. Pero, umalis kayo dahil baka abutin. Oo, kasi nakikita namin yung apoy malakas po. Kaya kami umalis doon. Lumipas muna kami dito. Lahat ng gamit lang may labas. Kanina, may sumigaw eh. Kagigising ko lang eh. Biglang baba ang apoy. Ngayon, may truck na kakaparada doon. Pinali sa akin. Para makadaan ng bumbero. Ngayon, pagbalik ko, inilabas ko yung mga gamit. Estel, yung mga residente na lumikas nga mula doon sa kanilang bahay ay halos wala pa silang mga tulog. At samantala, isang may-ari naman ng warehouse na malapit lamang din dito sa lugar ang nagmagandang loob dito sa mga residente at pinatuloy muna doon sa kanyang bakuran, lalo na itong mga apektado nga ng sunog. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin na inaapula ng BFP at mga fire volunteers dito sa Potrero Malabon. Itong warehouse na inyong nakikita sa aking likuran ay makapal na usok pa rin yung ibinubuga. Yung usok na yan ay mula doon sa gitna na warehouse na naglalaman ng iba't ibang mga chemical at nung naglalaman din ng mga surplus appliances na nakaapekto doon sa pag-aapula ng mga taga-BFP at mga fire volunteer dahil nga doon sa chemical reaction. Kaya mas lumalaki pa yung apoy. Nahirapan na din sila kasi yung tubig ay hindi agad umaepekto doon sa binubugahan ng apoy dahil nga doon sa mga chemical. Patuloy pa din ang pagbuga ng malakas nga na usok dito sa warehouse at patuloy pa din ang pagbuga rin ng tubig ng mga fire volunteers. Ang ngayon ay nananatili pa rin sa ika-apat na alarma ang sunog dito sa lugar. At live mula rito sa Malabon City para sa Eagle News or Lubringas, we live in interesting times. Maraming salamat, Erlo, live na nag-uulat mula dyan sa Malabon City. Samantala, 6 patay, 6 sugatan sa karambola ng sasakyan sa Marcos Highway, Tubabinget, kaninang madaling araw. Kunin natin ang detalye mula kay Eagle News correspondent Fred Rioda. Freddy? 6 patay at 4 sugatan matapos na magkaroon ng karambola ng sasakyan dito sa Buntuway, Poblasyon Marcos Highway, Tubabinget. Ito ay nangyari kaninang madaling araw, alas 4 ng umaga. At ayon sa mga investigador, ang 6 na mga namatay ay sina Biligio La Chica Culiantes, 29 na tanggulang, Raymart de la Rama La Chica mula sa Irisan, Baguio City, Jan Rex Hilario mula sa Quiaz, Baguio City, Jonathan Prigiliana Vargas, siyang driver ng trailer truck na may plate number LPRSK438 na mula Aringay, La Union. Samantala ay mula sa 6 na isinugod dito sa Baguio General Hospital ay namatay din itong dalawa na sina Rostom Lachica de la Rama at Mark Alvin de la Rama Culiantes na mula sa Irisan na Baguio City. Samantala, mga sugatan naman ay sina Romeo Culiantes, Ernesto Culiantes,
Philip Placeca de la Rosa ng Irisan, Baguio City at Merson Away Manalastas mula sa Buyaga na La Trinidad Benguet. Ayon sa sinagawang investigasyon ng Tuba PNP, isang garbage truck na may plakang SER634 na minamaneho nitong si Mark Culiantes ang nawalan umano ng kontrol ng manibila na kung saan ay dire-diretsong bumangga sa mga iba pang mga sakyan. At ang isa sa kanyang nabangga sa tagiliran ay isang dump truck na may plate number NFJ747 na minamaneho naman itong si Merson Away Manalastas. Dahil sa lakas ng pagkakabangga nito ay tunog ding nabangga na turang dump truck sa harapang bahagi ay isang trailer truck na plate number RSK439 na minamaneho nga nitong binabanggit natin kanina na itong si Jonathan Vargas. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad kung ano pa ang naging sanhi ng naturang karambulan ng sakyan na pagkawalan ng kontrol ng naturang truck dito sa Marcos Highway. Agila 47, Fredro Lloyda, Eagle News. We live in an interesting time. Ay pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. This weekend, taranat mamangha sa galing at talento ng mga Pinoy sa iba't ibang sulok ng mundo. It's now or never. Abangan sila at mapawaw dito lang sa pinakamalawak na talent competition on Philippine TV and online. Ito ang Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, Building a Better World. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste. Without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved NutriChoice, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChoice. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na number one ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate NEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, CompuZell Computer Services, SciShow International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Star Tollway is a 41.9-kilometer highway that stretches out from Santo Tomas, Batangas, all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the NAIA Expressway Project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to NAIA Airport Terminals and the Entertainment City. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business.
Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Bakit natin ipinagluluto ang mga mahal natin? We want them to feel special. Sa meaty lunch and meat that we serve. If your pure intentions had a taste, it would taste like Pure Foods. Pure sarap. Pure Foods lunch and meat. Tunghayin natin ang laging handa public briefing ng PCOO. Ang magtagal po sa ating opisina para na rin po sa kanilang kaligtasan sapagkat buo na rin po yung ating proseso sa online na pwede na po itong online payment po ng kanilang mga passport pati na rin po yung courier services. Pwede na rin po nilang ipa-deliver sa bahay nila. Hindi na po sila kailangan bumalik-balik ano, sa ating opisina. Mas safety po yung ating mga 30 lane applicants, mga senior citizen, PWD, at mga OFW dito po sa ating bagong proseso na inilatag sa consular offices po natin. Opo. Yusek, ulitin lang natin kung sino-sino yung mga po pwedeng gumamit ng Courtesy Lane online application system at kung mayroong special requirement na kailangan para dito. Yung pong gagawin lang po nila ay tignan lang po nila yung website po ng Office of Consular Affairs. Meron po silang gagawin na application form online. So if you fill up po itong application form online, tapos ito po ay ipapadala sa DFA na email address at sila po ay bibigyan po ng appointment kung kailan sila pupunta. Doon po sa online application form ay pareho na po ito ng regular. Pwede na po silang magbayad kaagad. Pwede na po silang kumuha ng courier para magpa-deliver. Ayan po, nakikita po natin sa screen kung saan po nila ipapadala yung kanilang application. Ano po? At maganda po dito sapagkat hindi po sila kailangan sumiksik. Dati po kasi sumisiksik po yung ating mga courtesy lane. Sila po naman ay nauuna. Kaya lang po, napupuno po yung ating opisina. At siyempre po, pag punong po yan, hindi po natin magawa yung social distancing. Kaya po, napakaganda po dito sapagkat maayos na po ang proseso. Pagdating po nila doon, sigurado po, mabilis po ang proseso ng kanilang pagkuha ng passport o pag-renew ng kanilang passport. Opo. Yusek, maging sa authentication services po ay may bagong guidelines din in pinalabas ng DFA. So ano po ang mga changes na rin sa proseso nito? Salamat po, Yusek Rocky. Ang ganda ng tanong nyo. No? Ito na rin ang pagkakataon na sasabihin ko sa ating mga kababayan dahil lahat po ngayon ng serbisyo sa ating consular offices ay by appointment, ay dapat po silang humingi po ng appointment online. Dito? Yan po ay nakalagay po sa DFA website or sa Office of Consular Affairs website. Mag-email lang po sila. Ipadala po nila yung dokumento na nila na gusto po nilang ipa-authenticate. Pwede rin po silang gumamit na po ng courier para ipadala po yung dokumento nila. Hindi po sila kailangan na lumabas ng bahay. Pwede po silang stay at home. At yung po, pag natanggap po namin yan, ay kami po ang bahala na magtrabaho para sa kanilang application form. At siguro yung Sec Rocky, Sec Marty, isisingit po na din, ano? Madami kasi doon sa ating mga kababayan ngayon yung naipit, ano, yung nagkaroon kami ng backlog sapagkat yung ating mga kababayan na hindi nakapag-apply noong ECQ, marami sa kanila, una, yung passport nila kailangan nilang kuhanin. Ano? So yung mga passport po na nakapag-apply na at na data capture, pwede po kayong makipag-ugnayan po sa aming consular office para po ipa-courier na lang po. Meron pong ganun po na servisyo ngayon. Kung gusto po na ipa-courier na lang at kung na po kayo lumabas, pwede na po ngayon. At doon naman po sa meron pong pending na application pa at pupunta pa lang po doon sa DFA office, pwede rin po kayo na makipag-ugnayan po sa DFA at mag-apply na po ng courier delivery service para po pagdating nyo po sa opisina namin at na biometric po kayo, ay kaagad-agad po kayo makaka-uwi. Hindi na po kayo kailangan magtagal.
Yung pong passport ninyo, intayin nyo na lang po sa bahay ninyo. I-deliver na po by courier kung gusto nyo po. Opo. Yusek, may panghuling paalala po ba kayo sa ating mga kababayan? Yung mga nais mag-avail ng consular services ng DFA sa panahong ito? Alam mo, Yusek Rocky, Yusek Martin, ano, ang atin lang naman na ginagawa ngayon ay alisunod doon sa patakaran ngayon ng DOH tungkol sa social distancing at saka yung occupancy. Ano. So lahat po na servisyo po natin ngayon ay pwede naman po ninyong makuha. Bukas po ang lahat ng opisina ng Department of Foreign Affairs Consular Services. 36 na opisina po namin operating po ngayon. Hindi po kayo kailangan pumunta. Pupunta lang po kayo kapag kayo po ay sa passport, ay kukunan na po kayo ng biometric. Pero pag hindi naman po, mag-apply lang kayo, magbabayad po kayo o gusto nyo pong ayusin ng delivery, mag-online lang po kayo, gumawa po kayo ng appointment sa amin, lalo na po sa courtesy lane. Sumulat lang po kayo at pag-fill up po kayo ng online form. Napakadali na po ngayon. Hindi na po kayo kailangan bumiyahin. Yun lang po, Yusek Rocky, Yusek Martin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong panahon. Yusek Dodo Dulay ng DFA. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po, Yusek Martin. Yusek Rocky, salamat po. Salamat po. Yan ang ilang bahagi ng laging handa public briefing ng PCOO kung saan tinalakay ang bagong proseso ng pagkuha at pag-renew ng passport at ang ilang mga requirements at ang bagong guidelines para sa authentication process. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. This weekend, taranat mamangha sa galing at talento ng mga Pinoy sa iba't ibang sulok ng mundo. It's now or never. It's so easy. Abangan sila at mapawaw dito lang sa pinakamalawak na talent competition on Philippine TV and online. Ito ang Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, Building a Better World. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste. Without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichas, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernard, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichas. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na number one ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. VitaHerbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, CompuZell Computer Services, SciShow International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Agresyon Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal,
and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts. Providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Yung pisong halaga ay sumagal na sigarilyo ang nakumpiska sa isang abandonadong bahay sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Si Eagle News correspondent Eric Bachelier sa detalye. Sinalakay ng mga tauhan Pagadian City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Alvin Saguban at Bureau of Internal Revenue Personnel sa pangunguna naman ni Amanuding Ismael, Chief Revenue Officer, ang isang abandonadong bahay sa Purok Madanihon, Balangasan sa Pagadian City. Ay, nigawas na sa kaban. Sarado tayo. Sabihan, ato ang i-investigahan. Adunay na nahulog ng sigarilyo sa gate. Siguro sa pagbalik-balik. Mao nga ato ang i-investigahan to na pasabot na sigarilyo ang ilang gulang hapot. Subsukat ato, ato ang di-alaluman o pag-investiga o nag-coordinate sa ato ang DIR. Aabot sa 3 milyon ang halagaan ng kahungkang sigarilyo ang nakumpiska. Yung raid kapon was joint undertaking between DIR and the PNP Pagadian City. So ang nahuli namin ay 65 boxes of cigarettes. On the basis of the raids undertaken both by the DIR and the NBI as well as PNP, marami na nahuhuli dito. But kung saan yung ginagawa, hindi pa natin alam yun. That has to be established by the investigating office, lalo na sa NBI at saka PNP. Ngayon, itong nahuli namin kahapon, it is estimated na yung street value nito is more or less mga around 3 million. We estimated na per case, per master case, the street value is around 50,000. Yun ang estimate namin. Ayon pa sa mga barangay officials, matagal na umanong pinaparentahan ang bahay kung saan napansin nila na isa umanong dayuhan. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng BIR ang mga nakumpiskang sigarilyo habang patuloy pang inaalam ng kapulisan kung sino ang nagpupuslit ng mga illegal na kontrabando dito sa Pagadian City. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times. Lalaki itinuturing na top 10 high-value individual arestado sa bypass operation sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Si Ferdinand Libor sa detalye. Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaking itinuturing top 10 high-value individual matapos maaresto sa pinagsanib puwersa na bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit at Dumalinaw Municipal Police Station sa Purok Jimilina, Barangay Paglaom Bayan ng Dumalinaw sa Zamboanga del Sur. Kinilala ang naarestong suspect na si Edwin Parungaw Labang, 47 anyos, top 10 high value individual, provincial level. Base sa ulat ng pidiyo, nakumpiska mula sa kanya ang isang pakete na hinihinalang shabo na bypass item at 1,000 piso na ginamit na mark money. Kabilang sa nakumpiska mula sa suspect, ang 4 na sachet na pinaniwala ang illegal na droga. Inamin naman ang suspect na dati na umano siyang sumuko noong kasagsagan ng uplantukhang, ngunit giit nitong simula noon ay nagbagong buhay na umano siya. Giit pa ng suspect na ang mga nakumpiskang hinihinalang shabo ay hindi raw sa kanya.
Dugay naman guys, sir. Mga pagkuhan ni Duterte, wala naman lang ko nag-bisyo good. Wala naman ko nag-kuhan ko, anana. Hindi ka nating nakuha sa mga. Minsan mo nating. Hindi, karoon naman na lang ibutang nito sa kuha. Okay. Kaya mong gipang humakap na. Wala, judge. Hindi na din nakuha. Na may mga kunsyal ganyan kakita. Pero mo gamit ka niya? Sa unang panahon, pagkuhan ni Duterte, nga sir ng lingkod, wala naman ko nag-bisyo. Sorry, hindi ko pagkakas ako na sir? Oo. Okay. Sa una, itong upload ka. Nasa kustudiya na ngayon ang Pidio Sambuanga del Sur, ang suspect, habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Para sa Igilus, Ferdinand Ibor, we live in interesting times. Malakas na buhos ng ulan ang naranasan ng Sultan Kudarat na nagbunga ng pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Sa report ni Eagle News correspondent Juby Alcontin, pinasok ng baha ang ilang kabahayan at establishmento. May mga motorista rin na pinayuhang wag munang dumaan sa mga nabahang lugar. Patuloy naman ang pag-alerto ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan kung kailangan ng lumikas. Zambales Provincial Government nananawagan na panatilihin ang disiplina ngayong nasa Modified Enhanced Community Quarantine na ang kanilang probinsya. Si Eagle News Correspondent Sean Araucto sa detalye. Isang linggo matapos magpalit ng status ang lalawigan ng Zambales mula sa Modified Enhanced Community Quarantine sa General Community Quarantine, nagkaroon ng pagluwag sa mga patakarang ipinatutupad sa lalawigan mula sa transportasyon at maging sa pagbubukas ng mga establishmento. Dahil rito, nananawagan ang kasalukuyang gobernador ng Zambales, Governor Hermogenes Abdani Jr., sa mga Zambalenyo na patuloy aniyang panatilihin ang pagiging disiplinado. Upang maprotektahan ang bayan, magsisimulaan niya ito sa sarili at pamilya. Mula nang ipinatupad ang community quarantine, lahat ng pamamaraan ay ginawa ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang lahat ng kinauukulan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa probinsya ng Zambales. Mamamalagi aniya ang mga programa ng probinsya laban sa COVID-19. Magkakaroon pa rin ng mga border control sa lalawigan. Mamamalagi rin ang curfew sa lahat ng bayan. Hinihimok rin niya ang lahat na ugaliing magsuot ng face mask, palaging mag-sanitize at sumunod sa social distancing. Dapat aniyang sundin ng bawat isa ang kani-kanilang mga bahagi at sundin ang lahat ng mga alituntuning ipinatutupad ng pamahalaan. Mula sa Butolan, Zambales, para sa Eagle News, Sean Araucto, we live in interesting times. Ay mo pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Kababayan, naharap na naman po tayo sa mabigat na pagsubok na ito. Ito yung COVID-19. I hope everyone's okay. I hope everyone's safe. Nandito po kami para hikayatin pa po kayo na maging matibay. Mas maging matatag po tayo and just stay positive po sa lahat po ng nangyayari ngayon. Pangamahal kong kababayan, lampasan po natin, pagtagumpayan po natin ang pagsubok na ito. Stay strong sa panahon po na to. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At inihikayat din po namin kayo na sana makinig po tayo sa ating gobyerno. Sumunod muna tayo sa gobyerno dahil yun yung pinakamainom na paraan para hindi na lumagana pa yung virus. Let's all stay at home. Spend time with our loved ones, with our families.
At higit po sa lahat, make sure to pray. Pray for everyone. Pray for everything that is going on right now, especially our frontliners po who are sacrificing their lives to take care of everything. Higit sa lahat, patuloy tayong lumapit, magtiwala at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong manalangin dahil yun po ang may pinakamainam na solusyon sa lahat po ng mga problema natin. God bless you and your family. Please stay strong and keep our faith. Tuloy po ang laban. Says the best defense is still containment. We are in uncharted territory. Naman ang Santo Tomas, Davao del Norte ang unang kaso nito ng COVID-19. Si Eagle News Correspondent Axel Guanzon sa detalye. Kinumpirma ng Interagency Task Force ng Santo Tomas, Davao del Norte kahapon ang pinakauna nagpositibo sa novel coronavirus 2019 sa lungsod matapos matanggap ang resulta ng nasopharyngeal swab test mula sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Ang unang nagpositibo sa lungsod ay isang 35 taong gulang, isang OFW na galing Manila, na pag-alaman din na asymptomatic ang pasyente. Sinundo sa Davao City International Airport ang nasabing pasyente noong Mayo 27 via sweeper flight na inorganisa ng gobyerno sa pamamagitan ng Hatid Provincia Program na kaagad din namang isinailalim sa strict quarantine sa isang pasilidad na inihanda ng municipal government ng lungsod bilang tugon sa pinaigting na COVID-19 protocol na ipinatupad para sa mga OFWs at LSIS. Dagdag pa nito, may 5 locally stranded individuals din mula Maynila ang dumating noong Mayo 29 via Mercy Flight ang nagpositibo din sa COVID-19 matapos sumailalim sa rapid test na isinagawa ng Municipal Health Office. Kahit na nagpositibo, nilinaw ng Santo Tomas na ang resulta ng rapid test ay subject for confirmatory pa rin ng nasopharyngeal swab test sa DRMC Tagum City. Ang nasabing mga LSIS ay nakatakdang isa ilalim sa swab test ngayong Hunyo 9 at hanggang ngayon ay kasalukuyan pa rin nakasailalim sa strict isolation sa pasilidad na pinamumunuan ng LGU ng lungsod. Sinimulan na ang pagsasagawa ng contract tracing para malaman kung sino-sino ang mga nakasalamuha ng 35 taong gulang na babae maging ng 5 LSIS na nagpositibo sa COVID-19. Samantala, hinihikayat naman ng Santo Tomas IAFT ang publiko na sumunod sa COVID-19 protocol na kung maaari ay manatili sa loob ng bahay, ugaliing isagawa ang minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, pagsunod sa social distancing at ugaliin din ang pagsasagawa ng disinfection at sanitation. Hinihikayat din ng task force ang kooperasyon ng mga Tumasino na mag-obserba sa proper coordination at protocol sa mga otoridad, lalo na sa mga sitwasyon na patungkol sa mga OFWs at LSIS. Para sa Eagle News, Axel Guanzon. We live in interesting times. 2 panibagong kaso ng COVID-19 sa Samal Island na itala. Mula pa rin sa Davao del Norte, may report si Eagle News Correspondent Heidi Hipolan.
Dalawang bagong kaso ng COVID-19 ang opisyal na inireport ng LGU dito sa Samal Island, Davao del Norte. Si DR-366 ay isang 14-year-old male, habang si DR-367 ay isang 40-year-old female at parehong residente ng barangay Kinawitnon, Samal Island. Sila ay locally stranded individuals na bumisita sa Isla Verde, barangay 23-C, Davao City na kilalang high-risk area. Nakauwi sila ng Samal Island itong June 3 at sa comprehensive health screening ng walang anumang sintomas. Habang nasa isolation facility ay lumabas nito lamang June 6 ang resulta at sila ay positibo na sa COVID-19. Sa kasalukuyan, umabot na sa 7 COVID-19 confirmed cases ang isla na may 1 recovery, 3 deaths at 3 active asymptomatic cases. Samantala, umpisa June 8 ay pinapayagan ng pumasok ang mga non-residents sa Samal Island mula Lunes hanggang Biyernes lamang at ito ay kung ang layunin ay nauukol sa kanilang trabaho, negosyo o anumang government transactions. Mandatory requirements para sa non-residents ang quick response or QR code ID, government ID or company ID, certificate of employment. Para naman sa business owners ay land title, tax declaration at tax clearance 2019, building permit, business permit or condo certificate of title. Mula dito sa Samal Island, Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan, we live in interesting times. Mga pananim na mga magsasaka sa Northern Mindanao, apektado dahil sa pamamestre ng mga army war. Si Eagle News correspondent Rachel De La Cruz sa detalye. Umabot na sa 271 hektar sa Bukidnon at Claveria Misamis Oriental ang apektado na ng pole army worm. Si Mang Pipi Yikik, magsasaka ng Claveria Misamis Oriental, ipinakita sa ating pagbisita ang kanyang tanim na mais na kinain ng pole army worm. Ganon din si Mang Crisan Kaabay. Dahil sa mabilis na akbang ng Department of Agriculture, ay agad silang nabigyan ng tulong para mahadlangan ang dulot na kasiraan ng pole armyworm sa kanilang pananim na mais. Personal ding bumisita sa mga lugar na apektado si Carlota Madriaga, Regional Technical Director for Operation, pinag-aralan ang mga nakuhang pole armyworm para agad matulungan ang mga magsasaka sa probinsya ng Misamis Oriental at Bukidnon. Namahagi na rin ang Department of Agriculture ng insecticide, kaya labis naman ang pasasalamat ng mga magsasaka. Ayon kay Carlota Madriaga, nagpapatuloy ang educational campaign ng Department of Agriculture sa ilalim ng administrasyon ni Regional Director Carlin Culiado. Layunin ng ahinsya magkaroon ng sapat na ani ng mais, palay at gulay ang mga magsasaka sa buong Northern Mindanao. Para sa Eagle News, Richard De La Cruz, we live in interesting times. Nagkaloob ng tulong ang sangay ng Department of Agriculture Region 4A sa mga magsasaka sa lalawigan ng Laguna. Aabot sa 1.5 milyong peso ng ayuda ang naipagkaloob ng ahensya. Si Eagle News correspondent Antonio Lagunoy Jr. sa detalye. Pinagkalooban ng 1.5 million pesos cash at ng iba't ibang intervention ng Department of Agriculture Region 4A, ang mga magsasaka sa Cabuyao City, Laguna na apektuhan ng kabuhayan dulot ng Taal Volcano Eruption noong buwan ng Enero 2020. Formal na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Cabuyao sa pangungunan ng mayor nito ang nasabing tulong noong unang linggo ng buwan ng Hunyo. Ito ay gagamitin para sa rehabilitasyon ng coffee processing facilities sa barangay Kasili na nasabing lungsod na lubang naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Iba't ibang intervention din ang natanggap ng Cabuyao Kasili Gunting Upland Marketing Cooperative bilang katuwang ng Department of Agriculture 4A sa implementasyon ng masaganang ani at mataas na kita program nito. Kabilang sa mga tulong na tinanggap ng kooperatiba mula sa ahensya ay ang 15,000 na coffee seedlings, 5,000 tissue cultured banana planting materials, 800 packs ng plant growth enhancer at 500 bags ng agricultural lime. Ayon sa Department of Agriculture 4A sa pangungunan ni Engineer Arnel De Mesa na may 51.7 million pesos na halaga ng intervention, ang ipinagkaloob nito sa iba't ibang bayan sa Calabarzon area, kabilang ang Cabuyao City sa Laguna.
Para sa Eagle News, kasama si Bayani Yesma, ako si Antonio Laguno Jr. We live in interesting times. Para sa iba pang balita, maglago lang sa www.eaglenews.ph at sumubaybay sa aming social media platforms. At iyan ang mga balitang pumapagaspas sa anumang panig ng Pilipinas. Hanggang bukas dito sa Agila, Pilipinas. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako po si Christelle Fisalbon. We'll live in interesting times.